Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Karob Trip. China nagbanta ng huhuliin ang trespassers sa West Philippine Sea. Mukhang baligtad na, tayo na trespasser. Kasunod ng itong convoy. At nagbabala ang China arestohin ang mga trespassers sa West Philippine Sea. Sa kasunod na ginawang civilian mission ng ating coalition sa Bajo de Masinloc, ipinakibit balikat na lang ng Philippine Coast Guard ang banta ng China. Parang baliktad, no? China na nababanta sa atin at ating karagatan yan, at tinawag na illegal ang nasabing direktiba. At panoorin po natin ang buong detalye guys, and no other further ado, let's do watch. Naglabas ng regulasyon ng China isang araw matapos isagawa ang civilian mission ng Atin Ito Coalition sa Bajo de Masinloc na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang ulat ng South China Morning Post, maaari umanong editinin ng China Coast Guard sa loob ng 60 araw ang mga non-Chinese na pinaghihinala ang illegal na tatawid sa borders ng China. Magiging epektibo umano ang regulasyon sa Hunyo. Binatikos naman ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ang direktiba ng China at tinawag na illegal. Anya, maituturing itong harassment dahil nasa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong mangisda at tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea batay sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dagdag pa nito, naninindak lang ang China upang huwag magpatuloy ang civilian-led mission sa Bajo de Masinloc. Ayon naman kay magkabayan Black lawmaker, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Pilipinas ang may karapatang dumakip sa trespassers at China ang trespassing sa ating territorial waters at exclusive economic zone. Samantala, ilang kongresista naman ang nagpahayag ng paghanga sa mga sibilyan na naglayag sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal sa gitna ng pagigipit ng China. Si Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adyong, House Assistant Minority Leader, ipinahayag na hindi kailangang maging public official para ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ito pong issue dyan sa West Philippine Sea, you don't have to be a public official, an elected or appointed for that matter. It is a civic duty for each and every one of us who calls ourselves Filipino to support this administration in pushing for our rights over the West Philippine Sea. At si Representative Benny Abante naman ng Manila 6th District, binatikos ang China sa mga hakbang nito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. We are just being a pawn in the motive of China to control the international trade. Kapagkat more than 60% of all trade and fuel dumadaan doon sa international coastline natin. And they want to control that. Maging ang kongresista, pinag-iisipan na ring ayain ng mga kapwa mambabatas na maglayag sa West Philippine Sea. Rosa Licoz, UNTV News. Alright, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video. China nagbanta na trespasser daw tayo, nabaligtad na. At sila ang may karapatan daw sa dagat at hindi ang Pilipinas. At maraming salamat sa inyong lahat at subaybayan po natin ang ating reaction video ni Rob Trip, and see us again sa ating the next reaction guys, and peace out.